Magandang umaga, start tayo. No? This is a marketing plan. So, tingnan nyo lang mabuti. Watch, anuhan nyo lang kung merong mga baguhan dyan para at least makita nila paano ba kami kumita sa DXN. Actually, na-invite ako sa DXN. Hindi ganun din kadali dahil ang dati kong trabaho as a traffic enforcer. No? Bilang traffic enforcer, parang napakahirap para sa akin na isabay pa yung gantong uri ng negosyo dahil talaga ang pasok namin from 7 a.m. to 7 p.m. no? Then yun yung mga time na Monday to Saturday ang pinakapahinga ko na lang Sunday. So ibig sabihin, kung gagawin ko pa ang DXN kahit part-time, parang napakahirap para sa akin kasi Sunday na nga lang pahinga ko. So ito pa yung kukunin ko para gawin yung part-time business. Kaya so, nung una, hindi talaga ako sumama. But, sabi ko nga, talagang dumarating yung time na pag ang taong nag-i-invite siya ay sobrang kulit, talagang ikaw mismo bumibigay ka na rin. So, pinagbigyan ko lang talaga yung taong nag-invite sa akin. Sa ako ulit sa akin. Dalang ang target ko lang is mapagbigyan. Guys, yan. Para maniwala kayo, ito yung dati kong trabaho. No? This is my former job. Una, bago ako naging traffic enforcer, ang una kong naging trabaho as a maintenance janitor sa isang kumpanya na kilala niya yun, SMS, no? Maintenance. So, for almost 3 years. Kasi ginawa ko bilang isang part-time students. So, ginawa ko siya dahil mahirap lang naman ang pamilya ko, ang mga magulang ko. So, marami kami yung magkakapatid. Hindi naman ako kayang pag-aralin ng aking mga magulang. Kaya nag-decide ako na magtrabaho para mapagtapos ko ang aking pag-aaral. And then, yun, no, ang pagkakaiba lang talaga, hindi ko, although kahit graduate ako ng college, hindi ko rin talaga nagawa yung trabaho ko. Napakahabang storya kasi as a BS Criminology graduate, anong ginagawa ng isang BS Criminology graduate sa gantong uri ng hanap buhay? Yun nga, yung maging traffic enforcer. So, mahabang istorya yun. Kung makikita nyo, guys, Loyalty Service Award. Guys, trabaho namin, kung mapapansin nyo, 10 years in service, hindi, kasi kung bakit kami nag-focus ng matagal dyan, dahil napakaganda rin naman nung incentive, so maganda rin naman ang income, but hindi humahantong sa ganong klase lang ng income ang gusto namin. Kasi dumating yung time, 12 years ako dyan, no? Nakita ko parang kulang, parang hindi sapat. So, I decided na mag-resign at gawin ang DXN. So, ginawa kong ang DXN as a part-time for 3 months. Then after doing 3 months part-time ang DXN, so nag-decide ako nga talagang mag-full-time. So, ang tanda ko pa noon, ang cheque ko pa lang noon is 3,000 pesos nung mag-resign ako sa trabaho ko. And then, yun nga, may nakuhang konti, pero yun lang ginamit ko. Sa totoo lang, guys, yung nakuha kong pera, hindi ko talaga ginamit sa pamilya ko. Ginamit ko yun sa pag-network ko. Sinave ko yun, tapos nag-focus ako, tinrabaho ko talaga ang DXN. Guys, now, ano bang meron sa DXN? There are 2 types of consumerism. Ayan, no? Yung tinatawag na regular consumers and wise consumers. Kasi sabi ng tao nag-invite sa akin, ang totoo niyan, dito talaga niya ako nakuha. Kasi tingnan mo, guys, ha? Ako nag-isip lang din ako nung mabuti. Kasi sabi niya, pag sweldo mo, galing sa sweldo mo, ano unang-unang binabudget mo? Siyempre, bigas, di ba? Eh, halimbawa, kinapos yung budget mo. Pambili ng kape, pambili ng iba pang mga pangailangan ng needs na ginagamit mo araw-araw, kinukonsume mo sa bahay mo. So, dumating yung time, na pag kinapos yun, ano, babawasan mo? Siyempre, yung bigas, kung 10 kilo, gagawin mo na lang 5 kilo. Ganun ang nangyayari. Kaya sabi sa akin, nag-invite sa akin, kasi pare, sabi niya, ang ginagamit mo kasing produkto, hindi pang wise. Kasi binibili mo to as a regular consumer. So saan binibili? Sa grocery. Kaya sabi niya sa akin, pare, sabi niya, kung ako sa'yo, kung gusto mo bumalik yung 5 kilo na nawawala sa binibili mo, sabi niya, ilipat mo sa DXN. Yung sabi sa kanya, paano ko ililipat sa DXN? Simple lang. Sabi niya, join ka. No? Change brand ka.
pag may ID ka na kasi, pwede mo lang, ano, palitan mo lang, no? Then, sabi ko, pag pinalitan ko, ano mangyayari? Sabi niya, eh di may babalik sa'yo. May babalik sa'yo na kung saan, yun yung magpupuno ng kakulangan doon sa bigas na kulang mo. Yun ang sabi niya sa akin. So, ang ginawa ko, tinry ko siya. Guys, no, tinry ko siya. So, nung itry ko siya, nagulat na lang ako, yung binili kong toothpaste sa DXN, yung binili kong shampoo, sabon, kape, nagbigay sa akin ng 206 pesos. That's, yan yung unang-unang first check ko sa DXN. 206 pesos. Ang nakakatuwa nito, guys, yung 206, no, nung pinapalitan ko sa bangko yon, talagang maraming tumawa sa akin. Pero ang good news, nung maging pera yun, naibili ko na 5 kilo. So, malaking bagay. And then doon ko naisip, tingin nyo guys ha, yung mga binibili natin sa grocery, sa supermarket, gastos ba to? Siyempre naman gastos, pero nagagamit mo yung produkto. But, ang tanong, nagbabalik ba siya ng kita? Kaya sabi nga, malaki nawawala sa atin. No, na, although napapakinabangan natin yung mga binibili natin sa grocery, but malaking puro gastos, no? Puro gastos, puro labas, walang bumabalik. Now, sabi nga, note that these are monthly expenses. Sabihin natin, regular mo na yan, 3,000 every month or 4,000 every month. Imagine kung bibilangin mo sa 10 buwan nyo, maabot ng 40 million. Pero ito ang tanong, may binalik ba yan kahit 1,000 o kahit 500 pesos ba? Wala eh. Wala. Now, ang kagandahan tingin mo sabi niya, use your monthly expenses to start your own business. Yun ang sabi niya sa akin. Yung monthly expenses mo na 3,000 to 4,000, pwede mo na maging start yan para magnegosyo. Sabi ko, paano? Sabi niya, ilipat mo lang sa DXM. Yung 3,000, yung 4,000, sa DXM mo lang bilhin. Now, guys, tingnan nyo. So, ang kaganda nito, nung mag-start ka sa DXM, no, doon mo na binibili, grocery ka na, start earning big. Sabi ko, paano yun? So, ito 206. Kaya nung lumabas siya, check ko, 206 pesos, tonto ako. Sabi ko nga sa misis ko, no, one time, sabi ko sa kanya, ma, sabi ko, yayaman na tayo. Alam niyo, makita na misis ko yung check, eh. Binatukan ako, eh. Sabi niya sa akin, kumain ka, gutom lang yan. Pero guys, hindi ko pinansin yun. Isa yung tumatanim sa isipan ko. Sabi ko, totoo eh. Kung yung mga expenses ko dati, bili ako ng bili, walang bumabalik sa akin. But ito, 206 pesos. Eh, how much more na ituloy-tuloy ko to? At tapos sabi pa sa akin nung nag-invite sa akin, sabi niya, gusto mo ba lumaki yung 206 pesos? Sabi ko, paano? Sabi niya, mag-sponsor ka. Maghanap ka ng tao na sabi niya, mag-grocery din sa DXN. Guys, tingnan mo ha. Now, sabi nga, madali mo makuha yung pangarap ha. Sabi ito ha, i-recommend mo lang yung DXN product. Ang kagandahan, bumibili ka discounted price. Kasi bakit may ID ka na? No? Then, sell product at customer price. So, ibig sabihin, pwede ka rin palang kumita kung halimbawa, binili mo siya dahil discounted ka, ibebenta mo, so automatic customer price, may outright ka na. Imagine, ha? Pag ginamit mo, may kita ka. Pag ibenta mo, may kita ka. O, di ba ang ganda? Di ba wise? Kesa dun sa bibili ka sa grocery ng mga items, ng mga produkto, eh hindi mawala na mong bumabalik sa'yo. Guys, diyan nyo, earn retail profit. So, kikita ka na. Okay, parang ganyan, no? Parang billboard, di ba? Ganda ng billboard ko, no? Yan. Optional, which you can use for your expenses daily. So, pwede nga pwede mo nang gamitin as your expenses daily, no? Consume, no? Kinukonsume mo na. So, pinalitan mo na from grocery to DXN groceries. No? Okay. Now, a wise consumers uses DXN product and earn money. Ayan po yung mga product natin. Grabe, no? Guys, no? Kasi nyo ba kumita ng pera? Palitan nyo yung produktong ginagamit nyo. Totoo yan. Kasi mga magulang ko, tinuro lang naman sa akin gamitin ko yung ginagamit nila. Pero tumanda sila, wala silang kinita. Kaya ako, lumaki rin ako, nagkapamilya ako, wala rin akong kinita. But thanks God, kasi pinakita sa atin ng DXN. And yun,
Pinalitan ko lang. No? Now, use the exempt products and earn points or PB. Yun. So, ibig sabihin, every time you buy product ng DXN, you earn points. Kaya pala nagkakaroon ng rebates. Kaya nagkakaroon ng rebates. So, ibig sabihin, every time binibili mo siya, no? Binibili mo siya, pagano mo sa counter, no? Ipapasok sa computer, then lalabas yung papasok code number mo, then pagpasok ng code number mo, lalabas yung points ng mga product na binili mo. Yun yun eh. Yun yung kagandahan doon. Okay. So, every 1,000 points a month, ha? Every 1,000 points a month. Ibig sabihin, yun yung ano, yun yung pinaka, ano, pinaka fix 1,000 points every month na para magkaroon ka ng cash rebates, no? Okay. Equivalent to 3,000 more or less worth of groceries. Sabi ko nga, 3,000, pataas din, ano? Depende sa products kasi nabibili mo yan, no? Kasi may mga price yan, may mga points din. Pag mataas yung presyo, mataas din yung points. Ganun lang naman yun, di ba? So, depende sa halaga ng product, yung puntos na maiipan mo. Kaya mahigit 1,000 points ang possible na ma-purchase mo. Personal lang, ha? Personal use lang yun. Okay? Now, yan. Now, ito yung ano natin. All-in package, no? Meron tayong tatlong pay-in or membership na kailangan dito. Merong 3,000. Ang ganda nito, yung 3,000, grabe yung product, oh. Di ba? May kokoshi, may coffee, may toothpaste, and then, siyempre, yung shampoo. Ang good news nito, binili mo yung limang product, libre yung ID. Libre yung ID, nilagyan pa yung ID, kargado pa ng 1,000 points, kaya may check-in ka kagad. All in package, di ba? Or either, yung isa natin package, yung 2,850, na dalawang RGGL, no? RGGL, no? Tigisa, isang pares yan. 90 capsule yan, 90 capsule. Then, yung isa, yung 980 with 118 PB, may isang bag na kape yan. Tapos, syempre, may libreng ID yan. No, di ba? May libreng ID yan. Ang good news dyan mag-i-start yung pangarap mo. Dyan mag-i-start yung discount mo from 15 to 25%. Dyan mag-i-start o dyan manggagaling yung retail profit mo, yung personal PB mo, yung mobile incentive mo, yung travel tour incentive mo, group bonus, star group bonus, developing bonus, profit sharing, ITSI points, leadership bonus, at saka ito pinakamaganda, yung inheritance. Dahil sa ID na yan. Without ID, hindi namin makukuha yung ganitong buhay na meron kami ngayon. Yan lang ang dyan nagsimula o dyan lumabas lahat kung ano meron kami. And thanks God kasi ginamit ang ating founder, si Dato Dr. Lim Shou-jin, na dalhin ang DXN sa Pilipinas para mag-start, no? Mag-start ng life-changing yung mga Pilipino, no? Galing. Okay, now. So, simula natin. Step for growth. From member, siyempre member ka na, may ID ka na, no? Yun. To star agent. Yan ang pag-aaralan natin. To star ruby. Hanggang star diamond. Siyempre, ang final goal natin, crown ambassador. Yun naman, di ba? Crown diamond, crown ambassador. Pinaka-final goal natin yan. From member, star agent, star ruby, star diamond, ang pinaka-dulo niya, crown ambassador. No? Okay. So start tayo. Member to star agent. Paano ba? From member to star agent, paano ba namin kinuha o paano namin inakyat yung star agent position? Simple lang. Okay. At an average product of 3,000 gives 1,000 PB accumulated points system. Grabe. Plus lang ng plus. Paano yun? Ito yung DXN marketing plan natin. 1,000 points, every 1,000 points na nakukonsume mong produkto, na points na ibinibigay sa'yo, bibigyan ka ni DXN ng 6% na rebates. Now, 3,000 PB, pwedeng personal or accumulated. Anong ibig sabihin na accumulated? 1,000 mo sa personal mo, o kung meron ka pang mga na-invite o na-sponsoran, na nag-points din, yung points nila, points mo rin, umabot ng 3,000, ikaw ay bibigyan ng 9%.
Okay? Now, pag umabot ng 10,000 PB points, meron kang 12%. Pag umabot ng 20,000 PB, meron kang 15%. Grabe, no? Mapapansin ninyo, habang tumataas yung accumulation points, tumataas din yung rebates na ibinibigay sa iyo ng DXN. Ang good news doon, kung mapapansin niyo mga partner, no? Kung mapapansin niyo mga partners, yung puntos accumulated from the month na nag-join ka hanggang ma-reach mo yung 20,000, so tuloy-tuloy lang siya, tinutulungan ka na ma-hit mo yung higher percentage. Kaya nga pag umabot ng 32,500 PB, automatically 18% ka. So accumulated talaga, no? Nag-accumulate talaga. Na, hey, ito na maganda mga partner. Paano umabot ng 45,000 PB? Pag umabot ng 45,000 PB, bibigyan ka ng rebase ng 21%. Ang good news doon mga partner, once you cross the 45,000 PB, you become a star agent. Grabe, no? So, ibig sabihin, na-hit mo na yung star agent. Imagine, since na nag-start ka, pwedeng first, unumbong pa lang, makuha mo na yung 45, star agent ka na. Pwedeng 2 months, 3 months, 4 months. Depende sa hataw at galaw mo, mga partner. Depende yan sa aksyon, sa trabaho. Yung iba, may, dito, merong one day lang, nag-star agent. Napanood nyo ba si Applein Ostler? Di ba? One day, star agent. Grabe. So, depende yun sa hataw mo, sa aksyon mo. Kung gusto mo nang mabilis, pwede. Kung gusto mo naman ng medyo mabagal, pwede rin. Pero sabi ko nga mga partner, ang edad, dinahabol yan. Di ba? Gusto mo mabilis makuha yung pangarap mo, bilisan natin. Di ba? Now, meron tayong tinatawag na, kung meron tayong star agent, meron tayong tinatawag na qualified star agent. Eh ano naman itong qualified star agent? O QSA? Kasi tingnan guys ha, mga partner, pag nag-qualified star agent ka, di ba pag star agent ka, 21%. Pag nag-qualified star agent ka, may additional na plus 4%. So, ibig sabihin pala, pag nag-star agent ako, star A, 21% automatic, then pagka nag-qualified star agent ako, automatic may plus 4%. So, magiging 25%. Ang galing. Imagine, kinualified mo lang, no? Nag-qualified star agent ka lang, automatic. 25%, additional 4%. Ganun kaganda ang marketing plan ng DXN, mga partners. Guys, ang tanong nyo, paano ba mag-qualified star agent? Eto, how 25% a qualified star agent? Paano? Una, yun, you do personal 3,000 PB. Oh. Ibig sabihin, pwedeng gamit. Gamit mo pa lang sa bahay, yung bang ikaw yung personal na bumibili. Binibili mo, ikaw, every time na binibili mo, pinapasok mo sa code number mo, hanggang sa upper one, no? First month, hanggang katapusan ng buwan, naipon mo yung 3,000. Pumasok sa code number mo, automatic, no? Qualified star agent ka. Ganun lang pala kadali. Imagine, gamit pa lang yan. Eh, gusto mong pabilisin yung 3,000 mo, o hindi magbenta or mag-share. Grabe, di ba? Ibig sabihin pala, pag nagbenta ako, may pag nagamit ako, may points. Eh, pag nagbenta ako, may points. Ang good news, may retail profit pa. So, yung 3,000 PB, mga partners, mahirap ba yun? Madali na lang yun. Di ba? Eh, imagine, tingnan nyo guys, ha? Mga partners, nung mag-join ka sa DXN, ang qualification is 1,000 PB para mag-rebase. Pero, ang kagandahan nito, kung ikaw mismo, pinractice mo na sa sarili mo. Yung 3,000 PB, kahit nag-start ka pa lang sa DXN, bago ka pa lang sa DXN, sinanay mo na use at saka benta, 3,000 PB, kahit dumating ka sa sitwasyon na naging naging star agent ka, hiwala nang problema kasi ginagawa mo na. E ba paano, limbawa, no? 1,000 points lang talaga ang nagagawa, anong nagagawa ko. Ito mga partner, you do personal 1,000 PB. Paano yun? Halimbawa, use lang ang ginawa mo, hindi ka nagbenta. Kasi sa gamit pa lang, 1,000 PB, sisiw na yan.
Oo, 1,000 PB, kape, totme, sabon, shampoo. Kompletohin mo lang yung bahay mo ng grocery, 1,000 PB, baka higit pa. Sabi ko nga sa inyo, aabot pa ng 3,000 PB yung gamit lang. No? Tapos, yung 2,000, no? Ang tawag doon, PGPB or personal group PB, ito yung mga points naman, yung 1,000 PB, binili mo, personal, pasok sa ID mo. Yung 2,000 PGPB naman, ito yung mga points ng non-star agent mo. Anong ibig sabihin? Yung mga na-sponsoran mo na hindi pa hindi pa star agent. So automatic yun, 2,000, 1,000 mo plus 2,000, automatic yan 3,000 PGPB. So personal group points value. Automatic yan, partner. Qualified star agent ka na. Tagnan mo, ganda eh. Paano hindi ka magkukwalified star agent? Dalawa ang paraan. Una, pwede mong bilhin personal. Ikaw na mismo, 3,000. Ikaw mismo personal. Yung isa naman, pwedeng 1,000 plus the PGPB ng mga taong na-sponsor mo na bumili ng produkto na hindi star agent. O, di ba? Dalawa yan. Okay. Tuloy tayo. Now, ano naman yung tinatawag nating, meron tayong tinatawag na group bonus? Considering halimbawa ikaw yan, may anim kang direct sponsor. Direct sponsor mo yan. Sabihin na natin yung isa, 6%, no? Yung isa, 12%. Yung isa, 9%. Yung isa, 15%. Yung isa, 18%. At yung isa, 21%. Or, star agent na. Guys, paano yan? Qualified star agent ka, 25% ka, tama? Yan. Ang tawag niyan, group bonus sa mga partner. Paano kikita o paano ka magkakaroon ng income sa group bonus from 6% to 21%? Kung ikaw mismo, qualified star agent ka, 25 ka, eto yan. Higher rebase minus lower lang yan, mga partner. Paano yan? Ikaw, 25% kasi qualified star agent ka na. Tapos, yung unang member mo o unang direct mo, 6% siya, higher rebase minus lower, 25 minus 6, ilan? 19%. So, ibig sabihin pala, may 19% ka sa 1,000 points na bibilin nung partner mo na nasa 6% pa lang siya. Paano naman yung nasa 12%? The same. 25 minus 12%, ilan? So, 13%. So, lumalabas, kung ilan yung points niya, imumultiply lang yung 13%. The same din sa 9%, 25 minus 9, 16. 25 minus 15, 10. 25 minus 18, 7. And 25 minus 21, so 4%. Guys, total, yan yung total niyan, kung magkano yung magiging, bawat grupo kasi niyan, may production. So, yung total na, yung 19%, 13, 16, 10, at saka 7%, o 4% sa bawat grupo, minumultiply lang sa production nila, guys. Ang tawag dyan, group bonus. Okay. Now, pasok tayo. Another income. Grabe, no? Developing bonus, 15% yan. Mga partner, hindi maiiwasan na talagang may mabibilis. Pwede sabihin natin sa linya, bilis, bumubulusok. Mula sa ilalim, talagang humataw. Hanggang itaas kasi meron tayong push-up eh. Pag sa taas yan, nag-star agent sa baba, nag-star agent lahat yung pataas mo. Isang linya, one line. Okay, qualified SA ka lang. Mag-qualified SA ka lang. Ang good news ito, partner, pag qualified SA ka, qualified SA yung pababa mo, isang linya yan ha. Pag itong QSA mo o first level mo, nagkaroon sila ng PGPB or points group, 5% ka sa total PGPB nila. Ulitin ko, ano yung PGPB? Personal group PB. Mga personal points ng lahat ng downline niya o grupo niya na hindi star agent. Malinaw? Okay. Second level, 4% design. Third level, 3%. Support level, meron kang 2%. At dito sa baba, meron kang 1%. Total, 15% developing bonus. Guys, ang developing bonus kasi malaking tulong talaga yan. Malaking tulong, lalo na kung napupush up ka. No? Kaya lang, hindi lang talaga ganun kalaki lang ang talaki ng inaasahan mo. Pero
Guys, kahit isang linya yan, pag nagtrabaho yan, puputok din niya kasi 15% yan overall eh. Diba? Ang kagandahan nun, no? Ang kagandahan nun, talagang kasama pa yung group bonus. Alimbawa, may group bonus na pinakita ko kanina. Tapos developing bonus, dalawang kita na yon. Dalawang kita na yon. O, ito yung pangatlong kita pa mga partner. Ayan. Qualified star agent ka. Yun. May isa kang star agent. Siyempre, 25% yan. Eh, sabi ka nila, higher rebate. Akala ko ba, partner Marnie, ano, higher rebate minus lower. Sige. Higher rebate minus 25, minus 25. Di ba zero? Hindi. Sa DXN kasi, di ba may developing bonus yung 5% sa first level? Eh, first level mo yan. May 5%. Ang bonus pa dyan, may additional 2%. Every star agent na nadidevelop mo, may additional 2% yan. Kaya, meron kang isang SA na develop mo, nag-SA yan, siya, ikaw 27, siya 25%. O, di ba? Grabe, no? Ang tawag dyan, no? Yung 2%, yun yung leadership. Yung 5%, develop. So, 7%, eh kung malaki production yun. Eh, na-develop mo, dalawa na. O, 25% ka. Ilang ka ngayon? Di ba, additional 2%? O, di ba, 29 ka? O, doon sa first level, sa isa mo kanina, yung isa mo kanina, 27 ka lang, magiging 29 na rin yan. 29 minus 25, 4 na yan. Di ba? Sa pangatlo, eto, good news mga partner. Tatlong SA, naka-develop tatlo. So, 31%. Ang good news niyang partner, star ruby ka na. So, lumalabas, hindi ka na star agent, star ruby ka na. 31% ka na. So, ibig sabihin, group bonus plus developing bonus plus star group bonus, tatlo na. Tatlo na, kinikita mo dyan, partner. Kaya kung may aayos mo yung structure ng network mo, ay grabe talaga. Ang totoo lang, ang marketing plan ng DXN, wala nang tatalo. Wala na. Pwede, kahit siya mo dalahin, ikutin mo man ang ikutin, napakaganda ng marketing plan ng DXN. Okay? Pang-apat, o, tiba, apat na QSA. So, 25, o, 33% ka na. Additional 2%, imagine, ganun kaganda, guys. Ganun kaganda, mga partner. Every star agent, paano hindi ka mag-develop ng SA? Di ba? Kaya bilisan nyo. Mag-develop ng SA. Ilatag mo yung mga SA mo. Every time na nilalatag mo, kinu-qualify mo yung mga SA mo, nag-qualify yung mga SA mo, additional 2% ka dyan, mga partners. Eh, naging lima, 35% na. Tingnan nyo, mga partner, ha? May napansin ba kayo? Still star ruby ka. Pero look at your rebates. Di ba tumataas? Mula doon sa 31, ruby ka, 33, ruby ka, 35, ruby ka. Ruby ka, hindi tumataas ang posisyon. But look at your rebates. Tandaan, ang income kinukwenta sa rebates, not in the position. Tama? Ito maganda. Yun. Naging anim ang star agent mo. Ilan na? 37% ka na. Ito ang good news. Star diamond ka. Partners. Anim. Anim na madidevelop mo na star agent. Automatic yan. Automatic yan. Star diamond ka na. Grabe, no? Anim lang pala yun. Ang tawag yan, star group bonus. From 2% to 12%, pwede mong kitain. Grabe. So, star group bonus na, tatlo na. Anong una? Group bonus, developing bonus, star group bonus, o tignan mo. Meron na palang tatlo. Doon pa lang. Pag na-practice mo yon, pag na-practice mo yung super, yung income mo, hindi ka malalag. Alam mo, sa muha, sa akin pataas. Alam mo kung ano tatrabahuhin mo. Alam mo kung sinong grupo ang bababain mo. Alam mo kung sinong grupo ang talagang palakihin mo ang production. Okay? Now, ayun. Mobile cash incentive. So, QSR ka. Qualified Star Ruby. Nakapag-develop ka ng tatlong SA. Diba? Kaya nga qualified Star Ruby. Ang good news dyan, if 3 SA accumulated of 60 TV, automatic, bibigyan ka ng 12,500. Di ba ang ganda? Tatlo. Yung tatlo mo, imagine, tingin nyo, pag 45,000, star agent sila.
Tama? So, sarubi ka na. Ito, Goyos, pag nag-accumulate yung points nila from 45 na abot nila yung 60, automatic yan. Bibigyan ka pa ng 12,500. One time lang. No, kung saan, kung kailangan nag-sarubi or nag-qualify. Sarubi sa cellphone incentive or mobile cash incentive. Okay, now, ito na. Diretso na tayo. Yun. So, may isa kang QSR. Direct, ha? Nag-31%. So, pag sinabing QSR, nag-31% yan. Pangalawang direct, nag-31%. Pangatlong direct, direct, ha? Nag-31%. Pang-apat, nag-31%. Pang-lima, nag-31%. Sabihin natin, anin mo, star agent pa lang. So, meron ka ng limang qualified star ruby. Ano mangyayari pag meron kang nagkaroon ka ng limang qualified star ruby na direct? Eto mga partner. Diamond ka, 5 direct star agent become star ruby. 31% automatic, 100,000 yan mga partner. Galing, no? Alam nyo, yung 100,000 na yan, palagayin nyo kaya saan na kaya makakarating yan? Depende. Pwede mong i-down sa sasakyan. Pwedeng invest mo sa produkto ng DXN para talagang marami kang produkto na maroon mo o mapapaikot mo or talagang matutulungan mo yung mga other member mo. Or either down sa bahay. Bahala ka. Pero ito isang bagay naman na sinasabihin ko sa inyo mga partners. Unang-unang magiging maligaya mga mahal mo sa buhay. Ang unang-unang magiging masaya pag nakuha mo yan, hindi ikaw, yung pamilya mo. Kung binata ka, dalaga ka, magulang mo. Kung may pamilya ka, may asawa ka, asawa mo at saka mga anak mo. Ang sarap sa pakiramdam pag nakuha mo yan, partner. Galing, no? Binigyan ka na ng income, dinevelop mo yung mga QSR, yung na maging QSR mo, yung mga QSA mo maging QSR, dinevelop mo, lumaki yung production mo, lumaki yung bonus mo, may bonus ka pang 100,000. Sarap, no? Grabe. Every time na binabahid ko talaga ang marketing plan, hindi ko maiwasang, ano, mahirapan, di na naman ako makakatulog nito mamaya. And even you, ikaw na nandyan ngayon, ikaw na nanonood nito, nasabihin ko sa'yo, kung first time mo pa lang nakita ang ganda, ganito kaganda ang marketing plan ng DXN, I guarantee you, hindi ka makakatulog. Kasi, sabi nila, pag hindi ka nakatulog, dahil nakita mo na pwede kang umaman sa DXN, hindi ka nakatulog, normal yun. Normal yun. Dahil nangangarap ka. Pero pag once na makikita mo to at nakatulog ka ng mahimbing, ito sabihin ko sa iyo, sabi nila, abnormal daw yun. Kasi nakita mo na pwede kang umaman, pwedeng mamakuha yung 100,000 na yan, eh hindi mo pa ginawa. Hindi ka pa nag-join. Guys, partner, kayang-kaya mo to. Kaya mo to. Ako, nakuha ko yan. 3 years after. Baka ikaw nga, 1 year lang, makuha mo na yan. Di ba? Okay. Now, eto na. O, di ba? Leadership bonus. Pang ilan na yun, partner? Pang-apat. Sabi ko kanina, una, group bonus. Developing bonus. Star group bonus. Ito yung pinaka-the best sa lahat. Yung leadership bonus na 5% to 10%. Bakit pinaka-the best? Grabe, habang lumalalim, lumalaki ang rebates. Ano yan? Yan yung diamond to diamond. Leadership. So kaya, ang ganda, no? The more na unang dinidevelop mo siyang star agent, dinidevelop mo ruby, ngayon, dinidevelop mo rin diamond. Grabe, no? Kaya, dumami man ang dumami yung diamond mo sa ilalim, good news yan. Wala kang dapat ipangamba, partner. Why? Kasi automatic, oh,
yung first level diamond mo, may 5% ka automatic yan sa lahat ng production niya. Sabi, no? 5% leadership bonus. Kaya, kung mapapansin nyo, talagang ano yun, talagang yung mga diamond, nagpabilisan talaga. Unahan talaga. Sabi ka, pwede ka mag-diamond ng mabilis, pwede ka mag-diamond ng mabagal. Dalawa yan. Yung isa, binilisan. Yung isa, binagalan. Pareho nag-diamond, pero magkaiba na resulta yan. Magkaiba yan. Yung mabilis at yung mabagal, diamond pareho yan. Narakarating ng finish line yan, pero magkaiba ng premium yan. Ikaw, choice mo yun. Choice mo yun. Pero sabi ko nga sa iyo, mga partners, kung gusto mong mabili, lang mabilis ang mga pangarap mo, bilisan mo. Bilisan mo. Okay? Now, ayun. So, hanggang ilalim yan. Complete of 10% yan. Diamond sa ilalim. So, lumalapad yung diamond mo. Every time, palapari mo lang yung diamond mo. Habang lumalapad yung level diamond mo. Tapos bumababa, lumalapad din yung diamond sa ilalim. Lumalaki yung rebase mo. Hanggang 10%. Ang tawag yan, diamond to diamonds bonus. Sabi, no? Ang tawag yan, leadership bonus. Guys, ano pa? Ayun. Profit sharing. Ang profit sharing natin, 2% yan. Sa buong mundo yan, ha? Yung kita ng DXN all over the world, no? Kukuha ng 2% ang DXN. Tapos paghahati-hatian nating mga diamond, no? Depende yan sa production. Depende yan. Sa DGPB mo or total production mo, depende yan. Okay? Kung mas ako, diamond ako, diamond ka. Mas malaki ang production, di mas malaki ang profit sharing mo. Di ba? Now, meron din tayo, international travel or annual travel. Ito yung taon-taong travel, 2% din yan. Guys, ako, nag-start akong isa yan sa mga tinatamasa ko sa ngayon. Yung travel, annual travel na yan. Hindi ko pangarap mag-abroad. Pero nung mag-DXN ako, kahit hindi ko pangarap, obligado akong mag-travel abroad. But ang pagkakaiba, ayokong mag-abroad kasi ayokong magtrabaho sa ibang bansa kasi homeseeker ako. Hindi ko kaya malayo sa pamilya ko kaya ayokong mag-travel. Now, ang pagkakaiba sa DXN, magka-travel ka, hindi para magtrabaho, para mag-enjoy. Sabi nga nila, pag may pressure sa trabaho, may pleasure. Ano gusto mo mauna? Pleasure bago pressure or pressure bago pleasure? Yun yung ganda nun eh. Tinabaho mo yung travel. 1 year, trabaho, pressure. Ataw, pupukan. Kasi may travel points. Pag na-hit mo yung qualification partner, ako magsasabi sa'yo, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Kasi all expenses may DXN. Wala kang gagawin doon, kundi kumain, matulog, gumala. Grabe talaga. Di ba? Ang good news nito, may international sponsoring pa. Pag napot, pag nandun ka sa, ano, nag-travel ka, pwede ka pa mag-sponsor doon. Minamit ka doon, na taga ron, o Pilipino doon, pwede. Grabe, no? Nagka-travel lang, nagpapakasin, nag-sponsor pa, di ba? Yun yung kagandahan sa DXN. Sa ibang company kasi, bago ka mag-sponsor sa ibang bansa, kailangan pa ng ano eh, kailangan pa ng mga requirements nila kung ano pa yung mga requirements. But in DXN, once you join, may ID ka, once na maging distributor ka ng DXN, automatically, pwede ka na mag-sponsor around the world. Pwede. Pwede na. Yun ang kagandaan doon. At ang pinakamaganda doon, yung inheritance. Guys, plus factor para sa akin, nakakatuwa. Kasi father ko kasi, na-stroke na lang sa sobrang trabaho, sobrang sipag. Dumating sa punto na hindi na makapagtrabaho dahil na-stroke siya. Namatay yung kalahating katawan. Nawala yung trabaho, nawala yung income.
The same din sa akin kasi naramdaman ko nung ako eh nagtatrabaho as a traffic enforcer noon. 10 years, 11 years, 12 years. Dumating sa time na nagkaroon din ako ng bigla ang atake na yun yung kinatakutan ko. Sabi ko, paano pala kung nawala ako? Matutulad lang ako, ang pamilya ko, matutulad lang din sa pamilya ng tatay ko. Kasi bakit? The same door. Kung ano yung pinto ang pinasok niya, kasi yun din pinasok ko. Kaya sabi ko, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon ng Diyos, bibigyan ako ng isang pintuan na magpapabago ng buhay ko, na anuman ang mangyari, gagawin ko dahil para sa pamilya ko. At yun yung nakita ko sa DX. Inheritance. So trabahuhin ko man siya, gawin ko man siya, magpakapagod man ako, anuman ang marating ko, magutom man ako, isang bagay lang ang nakikita ko. Sulit lahat ng pagod ko. Dahil anuman ang mangyari, anuman ang mangyari sa akin, pamilya ko makikinabang ng lahat. Yung group, my whole group, my incentive, my bonus, turnover yan automatic sa mahal kong asawa. Nakikinig siya, yung mahal kong asawa. Nakapater. Hindi, masyado lang kasi seryoso. Natawa ko lang kayo. Kasi baka umiyak na ako, mga partner. Kasi unti-unti na ako, ano, iiyak na ako eh. Mababaw pa naman ang luha ko. No? Na pag napagpamilya na pinag-uusapan. Hindi na to, mga partner. Kasi dinaya ko lang talaga pamilya ko. Nag-resign ako, imagine ha. 3,000 pa lang ang cheque ko. Niwang ko trabaho ko. Taya na. Sabi ko, ano ba nang mangyari? Laban na to, suicide nga eh. Kaya naging paborito ko sa ita nung araw habang pag-retraining ako, yung suicide eh. Di ba? What if, masigit pa sa whatever it takes yun eh. Di ba? Suicide. Okay? Guys, ano pa? Now, guys, ito yung bonus ko nung last November 2019 pa yan. Last November 2019, bago pumasok ang pandemic. Guys, kung mapapansin mo, doon sa makita niyo yung bonus, may bonus ako ha, pero sa ilalim, ITSI Travel Qualifier. Month of November yan. Nagka-travel na ako, may bonus pa ako. Guys, kasi niyo rin bang makuha yan, mga partner? Palaparin niyo lang yung PGPB. Kahit malalim yan, lumalim man yan hanggang fifth level, basta malapad yan PGPB yan. Kuha mo yan. Guys, 2006 pa ako nag-start mag-qualify sa travel ng DXN. Until now, qualified ako sa travel. Ayan, no, partner. Ito yung latest, ha? Month of August. Ito yung bago, ha? August, ha? Last month. Di ba? Last month yan. Imagine, 2020. Yung isa, November, kaya nandagi ko yung difference, eh. Yung pagkakaiba, eh. Di ba? Kaya magkaiba ng Amerikano at necktie yan. Kasi isang taong lumipas yan, eh. Nagkakulay na yung necktie ng pula. Guys, ang maganda dyan, dun sa Istanbul na Turkey, qualified na naman ako. Di ba? Ang sarap ng feelings. Worth it, eh. Yung hirap at pagod, worth it, mga partner. Worth it. Maraming bagay kasi dahil sa pag-iisip natin ng mga negative, bumabagal tayo. Pero pwede naman mag-isip ng positibo para bumilis. Guys, kaya nyo yan. Ako, pinakinggan ko lang yung mga upline na nagturo sa akin. No? And especially thank you to Mr. Marquin Lopez, no, from Ambassador Marquin Lopez. No, mention ko na rin. Kasi kahit papaano, nagiging inspiration siya sa akin. And then syempre, nagturo sa akin na unang-unang nagturo talaga sa akin kung bakit ako nakarating dito, yung aking upline na si Upline Purdy. Pagyan, grabe talaga.
siya yung talagang nagturo sa akin ng marketing plan. Yung paano mag-qualify sa travel, si Apren Perdi. And ako, you know, kinukulit ko talaga yan si Apren Perdi. Ang kulit-kulit ko dyan. Upline, pagkagaling sa travel, upline, paano ba mag-qualify? Even spiritual, siya rin ang nag-guide sa akin. Kaya salamat, Upline, Perdi Pagyan. Maraming salamat sa'yo. Upline Frederick, yung supporta niya rin in terms of my group na hindi ko naaabot. Pag nakakasalubong niya, nakakausap niya, minomotivate niya. Thank you, Upline Frederick Lauron, sa supporta na binibigay mo sa group. Siyempre, yung mga diamonds ko na talagang humahataw, no? Yung grupo ko dyan sa Novaliches, yung mga grupo ko dyan sa Ebacom, yung mga grupo ko sa Tanawan, Batangas, kasi kung babanggitin ko mga pangalan ninyo, naubos yung oras natin, mga partners, yung mga diamonds ko sa Tanawan, alam nyo na yan, kasi diamonds ko sa Novaliches, diamond ko sa Marinduque, ayan, Mindoro, Kalidindol lang, no? And even Hong Kong, no? Doon sa mga rumarachada dyan sa Hong Kong. And even sa yung kay Jing Gonzales na nasa Dubai pa hanggang ngayon, no? So, salamat, no? And syempre, unang-una sa lahat sa Diyos na talagang nagbigay ng linaw ng isipan kung bakit ko buti na lang naliwanagan ako at bakit ko ginawa ang DXN. No? Salamat. Kasi hiningi ko sa kanya to. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity na talaga mahango ko pamilya ko. And yun, binigyan niya sa akin yung mga magagaling na leader ko, yung mga magagaling na upline, no? And yet, yung mga crossline natin na kahit paano nakapagpamentor tayo, no? So maraming salamat. Guys, ito yung my new car, Innova Gia 2019 model. Nilabas ko yan nung nakaraan lang na 2019 ng November. Now, magawa niyo na sa akin. So, guys, mga partners, ito yung naghihintay sa inyo. Dati, pangarap ko lang din yan. Pangarap ko lang. Now, I'm driving my dream car. Dati, pinapangarap. Ngayon, i-drive ko na. Okay? And then, syempre, my new house, yung kakukuha pa lang namin, no? So, tinatapos lang namin yung ano, at lilipat na rin kami dyan. Soon, no? Imbitado kayo sa opening. Di ba, mga partners, no? So, salamat talaga dahil sa kay Dr. Gin, so without Dr. Gin, wala tayo sa DXN. And syempre, without yung pagsunod natin sa Diyos, yung pananampalataya natin, so it is all nothing. No? Then, yun. Ito yung travel. Ito yung kumuha ko ng mga ilang travel, no? Para mabilis kasi hindi mo pwede natin. Like, bakit kayo pinakikita? Ito yung travel namin sa Japan. No? Together with my wife. Yan, no? Grabe. Kasi dito, pag nag-travel ka, kasama asawa. Di ba? Kasi pag double qualifier ka, sama asawa mo. Ngayon, kahit single qualifier ka, gusto mo isama asawa mo, pwede din. Pwede rin. Di ba? Makipag-ugnayan lang tayo sa management para maisama yung asawa mo. Di ba? So, ang ganda yun. Di ba? Ang kahit mainit, makita mainit, hindi mo ramdam eh. Ang ganda ng klima dyan, no? Then, eto yung sa Taiwan naman to. Di ba? Yan, kasama ko uli yung misis ko dyan. At ito yung isang pinakamagandang hindi ko makakalimutan travel ko. Kasama ko yung daughter ko. Galing ng DXL, ano? Imagine, yung kung hindi mo mapapatravel yung anak mo, pamilya mo, sa DXL, mapapatravel mo talaga eh. Galing. Kaya, kung ako sa iyo dyan, partner, huwag ka nang magpatumpik-tumpik na. Pa. Erase all the doubts. Erase. Hindi makakatulong sa iyo yan. Hindi makakatulong sa iyo. Kesa pagdudahan mo, yung ipinakikita ko sa iyo ngayon, mas pagdudahan mo yung nararamdaman mo. Dahil alam ko,
hindi ka kontento sa kinalalagyan mo ngayon. Ngayon, kung hindi ka kontento, pwede kang umalis dyan. Choice mo yun. Kung ano yung choice mo. Now, motivating factor to join DXN. One, better quality of life. Bakit kailangan natin mag-join sa DXN? Kung gusto mo ng better quality of life, go ahead. Choice nga eh. Sabi ko nga sa iyo eh. Kung hindi ka at ease o sinasabing hindi ka masaya kung ano meron ka, kung anong buhay ang kinalalagyan, hindi ka masaya, change. Ikaw naman ang makakagawa niyan eh. Kami, pinalitan lang namin. Pangalawa, financial independence. Why you join in DXN? Gusto mo ng financial independence? Go ahead. Quality spare time. Ang ganda kasi. Sa DXN kasi hawak mo oras mo. You can go anywhere. Pwede kang pumunta kahit saan. Nadala-dala mo yung negosyo mo. Yun yung maganda. Naggagala ka na. Nagninegosyo ka ba? Kasi ang business mo is portable. Lalo na ngayon, tingnan nyo. By 3, ano tayo, di ba? 3 p.m. Habits. Araw-araw to, from Monday to ano? From Monday to Saturday. Imagine. Ito ha, imagine na lang. Dati, 3 p.m. Eh, ngayon, meron na tayong pang-alauna. O, meron tayong pang-alauna. After ng pang-alauna natin, dire-diretso tayo sa pang-alas 3. Guys, tingnan nyo ha, napakaganda ng ginagawang programa ng DXN Management, DXN Philippines Management. Ganda. Talagang malaki may tutulong sa akin. So huwag ka lang magpatumpi. Huwag lang sayangin. Grab the opportunity. Ang gagawin mo lang, share lang, oh. I-share. Parang ito, ngayon, nag-marketing plan ako. Nag-BOM ako, share mo lang sa mga prospect mo. Di ba? May replay naman to. After the, may video to, replay. Share mo pa rin yun. Watch party. Di ba? Pwede mo i-watch party. Ikaw yung host. So guys, personality development. O, tingin mo mukhang traffic enforcer pa ba? Diba? Hindi na, no? Dati, ang alam ko lang, kampay-kampay. Diba? Dati sunog. Ngayon, mapusyaw na. Diba? Now, guys, ito ba? Leave a legacy. Because of the inheritance of pamana. Healthy value-based relationship, system-driven success. So, ibig sabihin, ang kailangan lang teamwork, caring, sharing, excitement, and motivation. Guys, napakalaking bagay. Laking bagay. Guys, tapos na tayo. Pero bago ko tapusin to, okay lang magkwento ako. Iwala ko ng kwento. Kasi every time na ang talaga ako ng marketing plan. May kwento kasi ako na, kwento lang to, pakinggan mo lang, baka maging makatulong din sa'yo. Makumbince ka or makapag-decide ka. No? May isang kwento kasi ng isang lalaki na natutulog siya. No? Natutulog siya. Isang gabi, bigla na lang may gumising sa kanya na isang tinig. Ang sabi sa kanya, gumising ka at pumunta ka sa ikapitong bundok ng Tralala. So, dahil masunurin siya, tumayo siya, at nagsimula na siyang maglakad. Now, pagdating niya doon, di pagod na pagod siya, natulog siya ulit, then, ginising uli siya ng isang tinig na kung saan, yun yung tinig na gumising din sa kanya na nagpapunta sa kanya doon. Pagising niya, sabi sa kanya, yung opportunity na sinasabi ko nandito na, sabi sa kanya. Kumuha ka ng sako at lagyan mo ng bato. Lagyan mo ng bato. Sabi sa kanya. So, ang ginawa niya ngayon, nilagay niya ng bato. Malaki. Kasi baka sabi niya, baka isiin niya, baka ito ay magiging
magiging tinapay o magiging pagkain, eh malaki-laki yung kanyang tinapay. Di ba? Kung maliit lang, maliit lang tinapay. Di ba? Kaya ginawa niya, nilagyan niya. So, marami siyang nilagay. Malaking bato. So, habang bit-bit niya, sabi sa kanya, pwede ka nang umuwi. Sabi, teka sandali, sabi niya, asan yung opportunity na sinasabi mo, ito lang, ipapabit-bit mo sa akin, pauwi. Sabi niya, oo, yan lang. Bit-bitin mo na yung sako na may bato at umuwi ka na. Sabi niya, ano ba naman po? Kaya gano'n, kaya lang, wala siyang choice sa kasam niya. Andito na rin ako, bit-bit niya. Habang bit-bit niya yung sako, remember, mga partners, itong bundok yun. So habang bit-bit niya yung sako, bumibigat kasi puno ng bato. Kaya ginagawa niya ngayon, binabawasan niya para gumaang yung bit-bit niya. Kasi mabigat. Kada darating siya sa isang bundok, binabawasan niya, gumagaang, dahil ang bigat talaga, hirap, mahirap siya. Hanggang sa nakarating na siya sa anim na bundok, pabalik, talagang pagod na siya. Sabi niya, hindi ko na kaya. Ayoko na. Niloloko lang ako. Ang ginawa niya ngayon, nung bago siya bumaba, doon sa pinakahuling bundok, pabalik sa kanila, itinapon niya yung laman ng bato lahat. Tinapon niya lahat. Eh, ang hindi niya alam, may kasabay siya na may bit-bit din ng sako, akala niya siya lang mag-isa. May kasabay pala siya. Then sabi niya, doon sa isang kasama niya, bakit hindi mo pa itapon yan? Ang bigat-bigat niyan, bato lang naman ang laman niyan. Pero sabi niya sa kabisa niya, hindi. Alam ko, may opportunity naghihintay sa akin. Sabi nung kasabay niya. Dahil sabi sa akin, may opportunity na naghihintay sa akin, hindi ko itatapon to. Eh siya, tinapon niya. Bahala ka sa buhay mo, sabi niya. Basta ako, titigil ko na ang kalokohan to. Hanggang sa makablapag sila pareho doon sa barangay. Kapitbahay niya lang din pala doon, kabarangay niya din. Now, eto na. Habang nagpapahinga silang dalawa, sabi may tinig uli, sabi ng tinig, buksan niyo na yung sako. Eh siya, paano yung bubuksan? Wala nang laman. Eh di yung kasama niya sumabay na naghirap talaga. Talagang grabe. Talagang nga nangayaya. Talagang nahirapan. Nakumba sa pagbitbit. Na nagtyaga. Nagsakritisyo. Ibinigay yung todong lakas. Ang ginawa niya ngayon, dali-dali siya tonto. Binuksan niya. Pagbukas niya ganyan, biglang lumabas yung liwanag. Sabi, wow! Alam niyo ba, mga partners, yung bato naging isang napakagandang diamond. Isang napakagandang diamond. Sabi niya, wow! Sa wakas, star diamond na ako. Guys, ano yung moral lesson ng story? Sabi nung isa, kung nagtyaga rin pala ako, kung binitbit ko lang, kung hindi ako nag-quit, sana star diamond na rin ako. Guys, maraming salamat and God bless you all.